Yes, Alvin, siksikan ng mga supporters ng Team Angat Buhay dito sa food strip ng Maginhawa Street sa Quezon City. Sabi ng mga tao dito, hindi dapat mabawasan o mawala ang momentum ng kampanya ng Team Lenny Kiko na mas pinatingkad pa ng maraming endorsements mula sa mga celebrities sa Macapagal Boulevard sa Pasay City kagabi. Sa gabi nito, official kong ini-endorse ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Isigaw mo na, sige mo musina. Kay Lenny Robredo, tayo ang panalo. Tayo naman ang manalo. Si Lenny Robredo ang magpapanalo sa atin. Siya, si Lenny Robredo, ang tagal-tagal na nating talo. Ipanalo naman natin ang isa't isa. Marami ang nagdiwang sa sorpresang pagtapak sa entablado ni Uncabogable Star Vice Ganda sa birthday rally sa Pasay City kagabi para i-endorso si Vice President Lenny Robredo. Sa una ding pagkakataon, tumuntong sa entablado si Asia Songbird Regid Velasquez para suportahan ang tambalang Lenny Kiko. Nandito po ako para sabihin na ako po ay sumusuporta kay Lenny at kay Kiko. Pasensya na po kayo, it took me a while kasi meron po akong mga kailangang ayusin muna bago ako makapunta dito. Marami naman ang naantig sa mensahe ng award-winning actor na si John Arcilia, na kinikilala din bilang general dahil sa kanyang pagganap sa pelikula bilang General Antonio Luna. Hindi po namin sinasamba si Lenny Robredo. Siya po ay aming sinasamahan sapagkat sinasamahan niya ang sambayan ng Pilipino. Pinili ko siya dahil sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga nagawa at sa kanyang mga gagawin pa. Masipag o tamad? Masipag. Trapo o tropa? Tropa. Bayan, pumili ka! Nakiisa din sa kasiyahan ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Ang gusto ko, liwanag sa dilim! Yon ang gusto ko, kaya wag niyo ako materi-teri dahil ang gusto ko, Lenny, Lenny, Lenny! Tago sa puso naman ang mensahe ni Angel Locsin. Nandito ako dahil lumalaban ako para sa bayan. Marami pang bigating artista na nakisaya at nagpakita ng buong suporta kina VP Lenny at Senator Kiko Pangilinan kagabi. Pero ang mas nagpaliwanag sa gabi ay ang tinatayang mahigit 400,000 taga-suporta na pumuno sa 2 kilometro at 8 lane ng Macapagal Boulevard at mga katabing kalsada. Ito na ang pinakamalaking crowd ng Team Angat Buhay sa buong kampanya. Nahigitan na nito ang bilang ng mga dumalo sa Pasiglaban at sa Pampanga. Ibinahagi ni VP Lenny ang kanyang hiling sa kanyang 57 kaagawan. Buksan ang ating mga puso, habaan ang ating pasensya, dahil ang eleksyon pong ito, hindi lang po ito simple na away naming mga kandidato. Ang eleksyon pong ito, mas malaki pa kesa sa amin lahat. Huwag po tayong mapanghusga. Respetuhin po natin yung iba naman yung paniniwala. Pero huwag din tayong mapagod sa paglaban sa fake news. Hinimok din ni Senator Kiko ang lahat na ipagpatuloy ang panghihikayat sa mga botanteng hindi pa desidido. Sana all ng mga masasakyan nating pedicab, tricycle, taxi, jeep, angkas, pwede bang makumbinsi sila na i-suportahan na ang Lenny Kiko tandem? Bukod sa Pasay,
Nagkaroon din ng selebrasyon ng birthday ni VP Lenny sa ibang bahagi ng bansa. Sa Tingloy, Batangas, idinaan ng supporters ang selebrasyon sa paglilinis ng baybayin. Sa Catanawan, Quezon naman, nagpalipad sila ng saranggola para kay VP Lenny. Nagtipon-tipon din ng Filipino community sa Jesse Square sa San Francisco, California para suportahan at ipagdiwang ang kaagawan ni VP Lenny. Alvin, sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong Lenny Wanag sa Diliman Concert dito sa Maginhawa sa Quezon City. Significant itong Maginhawa dahil dito rin nagsimula yung Community Pantry Movement. Sarado pa nga sa ngayon itong bahagi na ito ng Maginhawa. Hindi naman inaasahan dito si VP Lenny, pero mamaya ay magsasalita dito si Senator Kiko Pangilinan. Alvin. Maraming salamat, Jervis Manahan.